Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video ay mag-unbox and magbibigay tayo ng first impressions for this Boya wireless microphone for iPhone. Let me explain lang kung para saan yung product na to and ano yung kanyang use case sa akin. Kung hindi nyo alam, ang gamit ko sa aking mga video ay itong iPhone. Maganda naman yung video quality niya and also yung audio. Pero with my current setup, limited lang ako using yung iPhone as handheld. So let me demonstrate. So currently, ganito ako mag handheld video. Ginagamit ko yung front camera ng iPhone, tapos yan, nagsasalita ako. Pero kapag malayo na ako sa iPhone, yung audio is bumababa din. Kapag naman, inamplify ko yung audio using yung aking video editor, yung noise naman sa background is tataas din. Tapos kapag nag-add ako ng noise reduction, para naman yung sound para akong nasa ilalim ng tubig. Ganun yung effect kapag tinry kong ilayo yung aking iPhone. So yung use case for me is gusto ko ng ganitong shot, ganitong distance, tapos ang gusto ko ay maririnig pa rin ako dun sa aking iPhone. Bago tayo magsimula sa unboxing, let me just state na this video is not sponsored by Boya. With that, let's start our unboxing and first impression video. And unboxing. Okay. Ito pala yung mga features nitong wireless microphone na to. Yung first is omnidirectional sound pickup, Type-C charging port, 50 meters wireless transmission. Ibig sabihin, yun yung rated distance niya from the receiver. So kung dito yung transmitter sa inyo, kapag nilayo nyo yung iPhone nyo kung saan nakakabit yung receiver, pwede kayo lumayo hanggang 50 meters. So yun yung rated. But for this video, ay hindi natin siya itetest. 9 hours transmitter runtime, microphone mute control, tapos 360 rotating back clip. Itong 360 rotating back clip, ibig sabihin yung clip ng transmitter sa likod is naro-rotate 360 degrees. High performance noise reduction naman, marireduce niya yung background noise. And ito, automatic pairing, ibig sabihin ito, kapag nag-on yung parehang receiver and yung transmitter, automatic, naka-pair na sila. Ang una, ito yung charger niya. So ito USB, USB type A, ito naman ay USB type C. Pa next. Ito naman yung receiver. Ayan. Yung weight niya magaang lang siya, tapos yung build naman niya, yung plastic siya. Okay, ito yung clip sa back, yung back clip. Tapos meron siyang dalawang buttons dito. Ito ang tawag is NR and power button. NR is no response. De, joke lang. Noise reduction ang ibig sabihin niyang NR. Makita natin kung may feedback later ko para malaman kung naka-enable ba yung noise reduction or hindi. So, ito, natatanggal ba siya? Ayun. And meron siyang dead cat. Hindi ko alam kung dead cat. Hindi ko alam kung dead cat din yung tawag dito. Kasi alam ko yung dead cat is yung mga mabalahiboy. Pero I would assume ganun din yung kanyang purpose. Para kapag humihipan ako or nahahanginan yung microphone, hindi siya magsa-sound ng ganito. Ganito yung sound niya. Versus kapag meron siyang dead cat. Yan. So, yun yung kanyang transmitter. Yan, logo. Yung sinasabing rotating back clip na 360. Yan, yan. Pwede mo siyang ma-rotate. Para pwede siyang kahit saang ano. Kahit anong orientation. Since omnidirectional naman yung kanyang microphone, ibig sabihin, pwede mo siya talagang ikabit in any orientation na preferred nyo. Ayan. Dahil nagro-rotate yung kanyang clip 360 degrees. And sa ilalim naman ay ang kanyang charger. And last is yung kanyang receiver. Ito. Same build siya, plastic. Tapos ito yung kanyang company name nung kanyang maker, Boya. Tapos ito naman is yung LED feedback niya. Tapos sa ilalim is yung Type-C. Tapos wala na siyang ibang buttons. Tapos ito yung i-connect nyo sa iPhone. Pagka-connect nyo sa iPhone and naka-on to parehas, ideally, is magamit nyo na siya kaagad. Kasi nga, meron tayong automatic pairing. Okay?
let's try it out. Ganito lang siya i-set up. So ito yung sa iPhone, tapos ito yung ito naman yung receiver, di ba? Ko-connect niyo lang siya dito sa iPhone. Oop. Yan, so makita niyo yung feedback, natanya nag-iilaw-ilaw na siya. So currently ngayon, blinking siya, di ba? Tapos ito naman, ito yung transmitter, on ko lang siya. Yan, ita nyo, ayan. Ita nyo, nag-blink siya red and blue. Tapos, kapag ka, nag-sync na siya with the receiver, yan, nag-steady blue na siya. Ibig sabihin, ay connected na siya with the receiver. So, i-test natin siya. I-test natin kung paano ito gumagana. Ang gagamitin na natin is yung iPhone. Compare muna natin kapag wala yung Boya wireless microphone. So, ito yung voice ko with this distance kapag wala yung Boya. I would assume, rinig nyo ako ng maayos and okay naman yung audio, yung quality, kasi malapit naman ako dun sa iPhone. So, lalayo ako konti. Ito yung distance ko, mga 1 meter away ako from my iPhone. Ang assumption ko, hindi ko naman kasi naririnig, pero magdi-decrease na siguro yung level ng audio. Rinig nyo pa rin siguro ako, pero mababa na yung audio level. So, lalayo pa ako. With this distance naman, tingin ko, baka meron ng mga words ako sinasabi na hindi niya naiintindihan. So, yan yung level ko. Siguro mga 2 meters away na ako from my iPhone. So, ayan. Blinking light, diba? So, yan. Nasa harap ako ng iPhone ko. Tingin ko, walang masyadong difference dun sa level. Pero baka meron siyang noise reduction effect. Naka-open yung ating electric fan dito sa my kitchen. Baka dun sa initial video is narinig nyo yung background noise ng fan. Baka ngayon, baka hindi na. Ito yung distance ko with my iPhone, mga few hundred centimeters lang. Layo naman tayo ng mga 1 meter. Distance ko from the iPhone is mga 1 meter. I would assume na malinaw yung aking voice, rinig nyo yung aking sinasabi, and hindi degraded yung aking boses, and malinaw yung naririnig yung aking sinasabi. So yan, mga 2 meters away na ako sa aking iPhone. Ang aking assumption still is rinig niyo yung sinasabi ko na maayos and hindi degraded yung quality nung aking sinasabi or nung aking audio. Try naman natin with noise reduction para marinig niyo kung meron difference. Pag kinlik niyo siya, yun, napansin niyo naging green. So yun yung ating feedback na naka-enable yung ating noise reduction. Try natin siya with noise reduction. So yan, few hundred centimeters ako sa aking iPhone. Hopefully, naririnig niyo ako ng maayos. 1 meter away ako with the iPhone, still enabled yung ating noise reduction. And assumption ko is siguro yung kung meron mang background noise kayo naririnig from the fan, siguro mas mababa na and naka-focus sa aking voice yung aking transmitter. Yan. So 2 meters away ako sa aking iPhone, mas mababa yung background noise compared dun sa initial test natin. Yeah, but still, yung quality siguro, tingin ko ay ganun pa din. Maganda pa rin yung quality niya. Try naman natin yan, may electric fan, di ba? Yung ating level 3 yung electric fan. Malakas yung fan. Hindi ko sure kung rinig niyo sa background noise. Tingin ko rinig niyo sa background noise yung ingay ng fan. Try natin using Boya wireless microphone kung ano yung audio output niya kapag ka nakakabit. Currently, microphone ng iPhone yung gamit ko. Kapag ka kinabit ko na to, automatically, ito na yung gagamitin niya and continuous na yung video recording natin. Pagkakabit ko sa kanya, ayan, nagbibling. Ayan, automatic. Mabilis yung kanya. Mabilis yung pag-pair niya, di ba? And I would assume na ito na rin yung naririnig nyo sa akin. Nakatapat tayo ngayon dun sa fan, no? Ang tingin ko dyan, hindi nyo masyadong rinig yung fan ngayon. Dapat yung voice ko lang dapat yung nangingibabaw dun sa ating video. So try natin to itapat mismo sa fan. Hindi naka-enable yung noise reduction. Try naman natin naka-enable yung noise reduction. Okay, yan, magi-green siya, 'di ba? Noise reduction enabled na yan. Ito yung salita ko, malapit ako sa fan and nakatutok na hanginan yung microphone. Try natin itapat. So yun, ito na yung gagamitin ko. Yan. Hanggang sa end ng video, gamit ko na yung iPhone and yung wireless, Boya wireless microphone. Ang mabibigay ko lang sa inyo currently ay ang aking first impression kasi hindi ko pa siya talaga nagagamit in day to day. Pero
ang first impression ko sa kanya, kasi narinig ko naman yung mga recordings, is okay naman siya. Maganda naman yung recordings. Ang goal ko lang naman is marinig ako ng maayos regardless dun sa distance ko from the phone. Okay naman siya. Yung build niya, ultra compact siya. Madali lang siyang bitbitin. Pwede siyang ibulisa kung gusto niyo. Pero yun, siguro ang risk din is madali siyang mawala kapag sobrang liit niya. So careful na lang kayo with that. And again, yung isa kong hindi gusto sa kanya is kapag kinonect mo siya dun sa iPhone, nade-detect niya yung device as both audio input and audio output device. Pero in reality is audio input lang talaga siya. So pagka nag-play kayo ng video, kahit na i-unmute niyo yung video, wala kayong maririnig unless natanggalin niyo yung receiver from the iPhone. Yun lang guys for this video, for this unboxing and first impression of Boya Ultra Compact Wireless Microphone. I'm very interested to hear your thoughts about this product. Kung may mga nakagamit na sa inyo, please let me know your thoughts down below. Kung meron kayong additional comments and concerns about this product, please let me know in the comment section below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. See you on the next one. Bye! May pag-usap tayo dun kay Regine. Kung maririnig niyo siya. Kasi yung boses niyang malanoise. Jin! Jin, anong ulam? Jin? Anong ulam? Wala? Guys, so wala daw ulam.